Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, kaya malapit na ang Biyernes Santo. Kaya po, nandito po tayo ngayon upang ibahagi po sa inyo ang mga bagay na hinding-hindi natin dapat gawin pagsapit ng Biyernes Santo, lalong-lalo na pagsapit ng alas 3 ng hapon. Sapagkat alas 3 ng hapon ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman sinasabing dapat ay hindi ka maliligo. Dapat ay hindi ka maligo pagsapit ng alas 3 ng hapon. Sapagkat ito ang oras ng kamatayan ng ating mahal na Panginoong Hesus sa krus. Kaya sinasabing ang pagligo sa oras ng alas 3 ng hapon ay hindi mo dapat ginagawa. Dapat din daw ay hindi tayo nag-iingay pagsapit ng alas 3 ng hapon. Dapat ang ating isipan, dapat tayo ay nag-focus. Dapat alalahanin natin ang mga pagsakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Pagsakripisyo niya, pag-alay niya ng kanyang buhay para tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. Sinasabing bawal ka ring masugatan. Bawal ka ring masugatan, lalo na pagsapit ng Biyernes Santo at alas 3 ng hapon, sapagkat ito daw po ay matagal gumaling. Yan po ang mga sinasabi ng mga nakakatanda. Bawal din po ang pagkain, lalo na sa mga pagkain na may mga halong kahit na anong klase ng dugo, kagaya na lamang ng mga dinuguan. Bawal din daw po ang kumain ng mga ganyan pagsapit ng alas 3 ng hapon. Alam ba ninyo doon sa amin sa probinsya, tuwing sasapit ang Huwebes Santo pa lamang ay tahimik na ang buong probinsya. Lalong-lalo na sa Leyte, sapagkat ang aking mga lula, ang aking mga nakatatanda sa amin ay talagang buo ang paniniwala at ang paniniwala sa Biyernes Santo na talaga ito ay dapat nating irespeto, sapagkat ito ang araw kung kailan ang ating Panginoon ay isanikripisyo niya ang kanyang buhay upang tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. Alam po ba ninyo sa probinsya na bawal po magprito, sapagkat ikaw daw po, kung tayo daw po ay magpiprito ng mga kagaya ng manok, toyo, or anuman ang ipiprito, ay sinasabi nilang ang iyong mukha ay magkakaroon din ng mga butlig-butlig. Kung ano ang mangyayari sa piniprito mo, ay ganun din daw ang mangyayari sa mukha mo. Pero kaya nga po, nung dumating ako ng Maynila, ay nagtaka ako bakit sila nagluluto ng mga ganito pag-araw ng Biyernes Santos. Sa probinsya, kapag kayo ay kumakain ng tuyo or anumang prito, halimbawa nagluluto kami ng tuyo dati sa probinsya, ay iniibabaw na lamang namin ito sa kanin. Ayan. Yan po ang mga sinasabing hindi natin dapat gawin pagsapit ng Biyernes Santo. Ang atin po dapat gawin ay ang magnilay at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo ay tinubos niya sa ating mga pagkakasala. Nasa sa atin naman po kung atin itong sundin o hindi. Wala pong masama kung tayo po ay maniniwala. Ayan po lamang, maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.